What's up guys and good morning. Today I'm gonna show you how to make fillings for sandwiches. We have full or medams. This one, we already grind it, the fillings, and we have to make a paste here. I already put oil and onions here, and there's tomato, and we have also here boiled egg for sandwich making later. Please stay tuned guys while I'm cooking. Put the tomato. Let's cook it well guys. Let it simmer for a few minutes. For it to get cooked well. Lower the fire for the egg. Make sure the egg will get hard boiled. Dapat po hard boiled talaga yung itlog natin para paghiwan natin mamaya, hindi tayo manghihirapan. Yung tomato guys, kailangan lutong-lutong siya. Tapos guys, lagyan lang natin siya ng isang Maggi cubes for seasoning. A bit of black pepper. Konti lang po. Taste na rin nyo po kung lagyan nyo ng sili yung spada. Total mga Arabo naman po ang kakain at milig sila sa maanghang. So lalagyan po natin ng konting sili. Lagyan ko po ng dalawang sili lang. Sisuit guys na mahalo nyo ng mabuti at naluto ng maayos yung kamatis. At saka para din yung Maggi cubes is maano talaga siya guys. Malambot. Lagyan nyo na lang po ng kunting tomato paste para may kulay po sa konti. Kasi kung kamatis lang po, wala talaga siyang kulay. Na-mix nyo na po at nahalo na ng maayos. Ayan, ganyan na po siya. Soted na po siya. Nasute na po siya ng maayos. Ilagay nyo na po yung full nyo. Siya ng maayos. Magiging round na po siya. Ganyan po. Ayan, yun lang po siya. Lagyan nyo lang po ng konting tubig.
ating tubig po. At hayaan siya na mag-simmer for how many minutes. Ganyan lang ng konti salt kasi ano, para tama yung lasa niya. Yan, yun lang siya sa mahinang apoy. Tapos, maghanda na rin tayo guys ng mga gulay para dun sa ating ano. Stay tuned lang po while maghihiwa. Stay tuned lang po while maghihiwa tayo ng kamatis. At ng cucumber para sa ating mga sandwiches later on. Ito is po guys, kung maghihiwa kayo ng cucumber, isos na. Para po mahaba-haba po natin na. Ayan po. Cucumber. Dapat i-click well mix po natin yung ating ginawang pool kanina para hindi po maano, matawag dito. Masira. Ito yung aking siro. Po, kamatis naman po yung hihiwain natin. Kailangan po paha. Padayamin tayo siya. Thank you.
Done na po tayo sa ating kamay. Ayan guys, well done na po ang ating pool para mamaya. And paluto ko na rin po ang ating itlog. So, babalatan ko na guys. Babalatan ko na ang ating itlog. Hahangunin ko na rin ang ating food. Stay tuned guys. Well, hindi pa dumating yung ating pinapay guys. Hindi, prepare muna ako na kung sapin sa ating basket mamaya sa plato. Nagawa lang po tayo ng bilog at oval. Bilog para sa basket at oval naman po para dun sa ating plato. Ayan guys. Ayan ating bilog. Ayan ang gagamitin namin. Saka po yung oval para sa ating plato. Wala po natin yung diameter niya. Para sa ano, at saka 4 slices po, para dun sa ubos. Ready na po siya mamaya. Dating ng ating tinapay. Kasi araw-araw po, fresh pong binibili yung ating tinapay. Mula po sa bakery para po laging presko yung ating tinapay para sa opisina. Itong ginagawa ko pong sandwiches guys, para po to sa office. Daily po namin itong ginagawa. Pag may mga office days po, from Saturday to Thursday. Iba-iba nga lang po yung nakaschedule dito, pero kadalasan po, ako, present talaga kasi area ko po itong kitchen. Ako po yung nakatupa dito mo sa kitchen ko. Marami na po tayo yung itlog guys. We're gonna make 15 pieces or more. We're just going to see kung gaano po karami yung makukonsume ng ating hubos na ipapadala po nila mula sa baba, mula sa main kitchen po. Ito po yung ladies kitchen at yung kitchen po ng lalaki ay nasa baba. Bawal po kasi yung mga babae doon, kaya nakahiwalay po yung kitchen namin. Yung mga sandwiches lang po ng office dito yung ginagawa. Babalot ng oral pinap, spring roll, at ang paggagawa po ng pupa. Ayan po, mapapanood nyo rin po yun dito sa aking YouTube kung paano po namin ginagawa yung pupa at yung spring roll at orang ginap ko. Keep watching po sa YouTube ko para po may update kayo sa mga daily na ginagawa po namin dito sa Masura. Sa kumpanya po. Yeah. So, we have here 15 pieces of eggs, already slices, and into 4 halves. Ready na po yung ating fillings para sa sandwiches. We have here strawberry jam, labna, tomato, cucumber, full, yung medams po, medams beans. Yan po yung kakailanganin natin mamaya. Meron din sanang falafel guys, pero hindi po sila nag-request ng falafel ngayong araw, kaya kulang po tayo ng ingredients, pero wala pong problema, hindi na lang daw po natin lahat yan. Kung ano lang po yung meron na ipinagawa nila, yun lang po gagawin natin sa araw natin. Stay tuned!
natin tayo ng fillings para sa ating hole. Yan po. Bulak na kaya, tinyo lang po ng ganito. Una, ikat niyo po muna sa, ano, yung kubos sa halves. Tapos, pagkatapos po, eh, i-open niyo yung ganyan. Tapos, lagyan niyo lang po siya ng gusto. Ito naman. Tapos para hindi po nakakaungay, lagyan po natin ng cucumber. Ito po yung kubos full. Oh guys, ganito na po siya. Tapos na tayo sa full guys. Itlog naman yung gagawin natin. At muna tayo ng kubos to. Fill lang natin sa kalahati. Arabian bread or kubos po. Ayan. Bubuksan po natin ganyan. Lahin po natin yung mga bilog dun sa unahan para maganda po yung resulta. Sa front po yung ayan po natin yung isang matod sa gilid. Ayan po guys. Pag-arrange. Tapos lagyan po natin ng kaunting black pepper para hindi po makalansa masyado pag kinakain. Asin. Tapos, lagyan po natin ng cucumber. At tomato. Kasi na po yung dalawang tomato guys. Ganyan na po yung itsura ng ating sandwich. Sandwich po nila, pero gamit po ay Arabian bread. Sa atin po ang nakasanayan nating sandwiches is nilalagyan ng mayonnaise at yung anik-anik. Pero sa kanila po dito ay simple-simple lang po. Itlog, purong itlog na nila daw. Hindi na po minimis. Parang po yung gawa natin. Lagyan lang natin ang cucumber at tomato. Cucumber and tomato. And now guys, slice na natin ang ating sandwiches at mag-plating na tayo. Na natin natin lahat. Sorry dyan. Hindi na po. Thank you.
cucumber. Kung lahat na nalagyan yung cucumber. Yes.